Hi my loves, in this reading we will going to have general reading and message from spirits. So by the way, this is timeless. Kaya kung kailan mo to nakita is iyon yung frequency na kung saan ay para sa iyo ang message na to. Okay, let's see the energy first. Black silk armor, reflections of article. Okay, I hear na most of my collectives are into their shadows right now. Into their shadows. Look at the hurricane here. Okay, most of my collectives are, sabihin natin, experiencing another triggers, experiencing problem right now, or experiencing dark night of the soul right now. Since this is one of our journey of a lonely soul series, this is also for our collectives na sabihin natin meron na namang pinagdadaanan na something about her or his soul. Pero dito, my loves, look kung paano siya magpadala sa hangin, my loves. The hurricane still against them. Tingnan mo kung paano sila dalhin. And look at the confidence in their face. So, maaaring ito ay sabihin natin slight na another darkness or dark night of the soul, or masasabi natin slight trigger. Pero you've been there, my loves. You've been there. Kumbaga, itong hurricane na dinadanas mo ngayon ay nadaanan mo na, pamilyar na to sa'yo. At kumbaga, this time, alam mo na kung paano makipaglaro, magpadala sa hurricane na to. Alam mo na kung paano sumagwan, in other words. Look my loves. Kumbaga, kung titingnan yung mabuti, parang kung mag-introspect kang mabuti, nanggaling ka na dun eh. Pamilyar ka na ulit sa pain, sa heartache, sa pagsubok, sa trigger na yan. You've been there before. Kaya nga, nandyan yung black silk armor na ibig sabihin, kumbaga, even though the hurricane is holding the winds, rolling in the sands, but you project, sabihin natin, less hesitation with that. Unlike doon sa journey na pinagdaanan mo before. Yes, nandun yung pagko-question na, at eto na naman. Pero my loves, this one is just, sabihin natin, part of our journey, part of our soul's journey, na kaya natin dinaranas. Hindi lang isang beses tayo makakaranas ng dark night of the soul, ng shadow work, my loves. Ito is pwede natin i-accept or i-adapt as practice na kailangan din ng soul natin. And this time, my loves, this, sabihin natin, since na-familiar ka na dito, my loves, look how you adorn yourself. Look. Kahit na hindi mo pa ito nakikita right now, look how you adorn yourself. Or even na sabihin natin, marinig mo to, tingnan mo kung ngayon yung sarili mo, di ba? Parang ang sarap itap sa balikad na nakakaya mo pa rin. Kasi nga, nalagpasan mo na to dati. Okay? So, kumbaga, look within yourself. Look at yourself. How you adorn yourself with your own anger, with your own ambition, with this setbacks. Diba? Parang kumbaga, wala isin na lang to sa'yo. Kung hindi mo man nare-realize yun, my loves, maybe this one, this is the sign, this reading is for you to realize that. Na kumbaga, oo nga no, itong galit na to, napagdaanan ko na to, itong setbacks na to, itong anger na to, napagdaanan ko na yung pressure na to. So dito, masasabi natin na you still into diplomacy, into compassion and fairness. And this time, nandito ka na naman sa pakikipaglaban between the world and you. The world demand that you will
you need to be silent. But sabi nga, kung gusto mo talaga na sabihin natin, kung gusto mo talaga na ipag, alam mo yung pangatawanan yung sarili mo, kung gusto mo talaga i-express ang sarili mo, honor your unique vision by willing to fight for it. Okay? Kasi, kumbaga, kung hindi ka ready, lalo, parang, lagi kang patatahimikin ang mundo, na lagi ipaparamdam sa'yo na outcast ka, weird ka, hindi ka fit in, or hindi fit yung ginagawa mo, yung pag-express mo. If you dare to stand out, you must be ready to rise above the tidal wave coming to knock you or coming to knock you down. So, dapat naka-ready ka doon, my loves. And this is one of the, sabihin natin, sign na ready ka, my loves. Kasi nga, tinan mo, kahit may mga pinagdadaan, kahit may hurricane, nandun ka ni. Ready na yung soul mo. So, kailangan na lang dito is 100% na commitment, my loves. And I also hear, sabihin natin na, ayan, kagaya na nabanggit ko kanina, world against you, nandun. And also, sabihin natin, you have to practice power possess and affirmation para mas lalong ma-awaken yung warrior within and boost pa lalo yung confidence mo. Kasi dito, halatang-halata, my loves, na you against the surroundings with these reflections of artifice. Lumitaw to, my loves, lumilitaw to, my loves, pag yung mga tao sa paligid mo is unsupportive or you feel unsupportive from other people that you care. Look, kung paano paano maging iba yung, sabi natin, yung kanilang reactions sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagpapakatotoo mo, sa reclaim mo ng power. Marami yan. Kumbaga, yun nga, kagaya na sinabi ko, kung gusto mong talagang pangatawanan, magpakatotoo sa sarili mo, dapat ready ka na may mga taong hahad lang doon. They hold up a twisted reflection before you. Look at them. There are many who can only find comfort among others who seem to be exactly the same. Pero ikaw kasi naiiba ka, my loves. I also hear na some of my collectives are look like villain in their, sabihin natin, kung nasan man silang place ngayon, parang sila yung mga mukhang rebellious. I also hear that Aquarius child or Aquarius babies na kumbaga rebellious, look like rebellious in their surroundings. Kaya kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na parang hindi ka masyadong lapitin. And yung version mo na pagpapakatotoo, parang ang ginagawa dito is pinupolitika ka ng ibang tao na hindi kayang gawin yun. Alam mo yun, na parang ikaw yung nagmumukhang masama the more na nagpapakatotoo ka. Look, kasi hindi ka nila matanggap. Dahil iba yung konsepto nila doon sa paniniwala mo, lalo na kung nagpapakatotoo ka. Kasi most of these people are, sabihin natin, hindi nila kaya yung ganun. Hindi nila kayang mag-stand sa hurricane katulad nito. So, the secrets here, my loves, lalo mo pang i-boost ang inyong confidence. And the more na ganun, my loves, dapat i-ready mo yung sarili mo na the more na nire-reclaim mo ang iyong power, the more na naiirita itong mga taong to na hindi nila kaya yung ganung version mo. It can be painful to break free from that. Can be painful to break free from this, sabi natin, type of society. But sabihin natin, you have always known that jealousy may poison their words as they attempt to dissuade you. So dapat naka-ready ka doon, my loves. And I feel na experience mo na to before. This time ang kailangan lang, ang challenge lang is kung paano mo i-handle to.
kung paano mo siya i-handle. I also hear na if you're longing for something, nandun my loves, yung acceptance na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay kaya kang i-accept. Okay? So yun, torn ka doon sa sabihin natin kung magpapakatotoo ka pero nandito yung sabihin natin isolation because of this. Nandito yung isolation or you will ride in this, sabihin natin, flow na kung saan nandun ka lang sa comfort ng nakakarami. Alam mo yon, yung parang play safe ka dito na alam mong mali, hindi tama, against your will, pero parang wala, no choice ka kundi sumunod. But I see this, my loves, paninindigan mo yung sarili mo. Pipiliin mo yung comfort mo kung saan ka muna i-express yung pagpapakatotoo because of this misted promenade. Always remember, my loves, the true loving circle of souls will support your journey, will adorn you only with blessings and words of encouragement. So, ibig sabihin, kung hindi accepted ng mga tao sa paligid mo itong weirdness or yung pagpapakatotoo mo, hindi sila yung soul tribe, my loves. And my loves dito, alam niyo yung resilience. That's the focus of this reading. The resilience, my loves, because of this. And congratulations to you kasi kahit na alam mong may mga ganitong tao sa paligid mo, but still you keep pushing, my loves, look. Kahit na misted, kahit napaka-blurry ng journey, my loves, look, yung daan. Kung gaano ka-blurred, you still pushing on, my loves. Even people in your surroundings are keep blurring or blocking your path beyond that horizon. You still keep pushing. You still grounded, my loves. And sabihin natin right now, sabihin natin na kahit nandun pa yung pangangapa, alam mo na nag-guided ka. Look the confidence, my loves, the trust. Ito ang kailangan mo right now kung wala ka. Kung nangihina ka, my loves, ang kailangan mo dito is yung trust and confidence. Pero nandito yun sa ating future energy. So, which is good na kahit alam mo na may mga ganitong tao sa paligid mo, alam mo na magkailangan mo magpatuloy at gusto mong magpatuloy even the road is blurry. And I also hear that spirits wants to say na even the world is or the path is misted like this, there are world beyond this one. Kumbaga, alam mo meron pang something pag pinupatuloy mo to eh. Some may exist within us, others may lie somewhere beyond. But what matter is that with training and practice, my loves, our spirits can travel to these strange and wondrous realms. Look, kumbaga, praktisado mo na yung ganitong shadow work eh. Praktisado mo na siya, kaya alam mo na kung paano mo i-handle to. Ang kailangan mo dito is faith, tiwala, and self-confidence. Alam mo na kung paano i-handle ang pagsha-shadow work. Yes, sabihin natin medyo mahirap, but you have to allow this message to come up. You have to let them to sleep in your mind without judgment, my loves. Kasi, look, napakaganda, my loves, na sabi mo, kahit wala pa yung soul tribe mo sa paligid mo, kahit hindi ka pa nakakaramdam ng support, you still following your heart. Allow yourself to ask, how can you let your imagination run free? Pagpatuloy mo, my loves, where would you like your spirit to travel today? Diba? Kasi, sabihin natin, kagaya na narinig mo dito, hindi mo mapipilis yung mga taong to kung hindi ka nila naiintindihan. What important is
your journey. Alam mo na meron, and sabihin natin, nararamdaman mo yun, na doon ka dapat magtungo. Let's see more supporting messages for this. Okay, my loves, just wait. Huwag mo madaliin ang sarili mo. Kung medyo nababagalan ka ngayon, sabihin natin na isa yan sa part yan ng shadow work mo na impatience. Yes, meditation brings answers, my loves. And let go. So you have to wait right now. Patience is needed here, my loves. And since nanggaling ka na dito, nanggaling ka na sa pangyayari na to, my loves, nanggaling ka na dito sa challenge na to, you have to let it go. And you have to, sabihin natin dito, the only way to understand these people is to dig deeper in your spirituality. Meditation brings answer. So, dito kailangan mo ng, hindi lang basta understanding, wisdom, my loves. Kailangan mo i-apply ang wisdom dito, my loves. And also the patience. Angels are telling you have to wait. Yes, nangyayari ulit sa'yo yan kasi may dahilan. Nandiyan ka ulit sa shadow work mo kasi kagaya ng narinig mo dito sa Misted Promenade na to, practice and practice. So, ibig sabihin, yung success na gusto mo or yung sa journey na gusto mo for your soul, ay hindi lang once na pwede mong pagdaanan. Kailangan maging praktisado ka na para pag dumating ulit yung mga challenges na yan, alam mo na i-handle kagaya ng black silk armor na to. Tingnan mo kung gaano siya ka-chill kahit na binabagyo na, kahit dinadala na siya ng hurricane. Diba? Kasi, yun ang kailangan mo, my loves. Although, naitatanong mo kay spirits bakit pa ulit-ulit itong challenges na to, na hindi na mawala-wala sa yung challenges na to. Kasi, my loves, pinapatatag ka, kagaya nito, ng black silk armor na to. And even hindi mo nakikita kung saan patutungo to, like this blurred na pathways. Kailangan mong magtiwala, my loves. Kailangan mong isurrender yun and you have to let it go. You have to let it go. Yung blurry na yan, yung misted na yan. Kumbaga, future energy to, my loves, malalagpasan mo yan. Ang kailangan lang is to let it go. I also hear, my loves, na if the anger is still there, you have to move on, you have to let it go. Hindi mo mababago itong mga taong nasa paligid na to, na binibigyan ka ng mga twisted, sabihin natin, character or version. Hindi mo sila kayang baguhin, my loves. All you have to do is yourself. Yun lang ang kaya mong i-handle right now. You have to let it go from these peoples, from this anger, my loves, dun sa mga nagbigay sa'yo ng blockages. Itong key, masasabi natin na kailangan mo ng patience and let it go. And through meditation, maigaguide ka lalo ni spirits, my loves, maiintindihan mo ano ang purpose ng mga taong to sa journey mo. But I feel, my loves, dito nag-iisa ka na lang kasi but still, tingnan mo, nakatalikod ka sa blurry na road, nakatalikod ka na eh. Ibig sabihin, kahit siya blurred, nalagpasan mo siya. Kahit hindi mo nakikita yung daan, my loves. Tingnan mo kung paano lang siya nakalagpas dito, nangangapa lang siya. So, your spirit guides are telling you na you have to trust them. And let go. I also hear na hindi mo na kailangang isama itong mga taong to dun sa journey mo. Parang kumbaga pangdagdag lang sila ng load, my loves. Kailangan mo na silang talikuran kung ano man yung hurt na na-receive mo from them. Kailangan is tanggalin mo na, my loves. Marami ka pang ma-encounter. Ayan, kumbaga
biglang pumasok yung message na yun. Marami ka pang ma-encounter na kagaya ng ganitong sitwasyon. Pero the next time na ma-encounter mo sila, kayang-kaya mo silang i-handle kagaya ng dalawang to. Kaya mo silang i-handle kahit napakalakas ng hangin, kahit pagulung-gulungin ka ng hangin ng hurricane na to, kahit gano'ng ka-blurred ang ibigay nila sa yung pathways, kayang-kaya mo na silang i-handle that time. So, let's see. Messages that will help you to be more cleared about this. Create, my loves. You have to focus on your creation, my loves. Also, you have to focus. Ayan o, my loves, lumito talaga puppet dito. May mga tao talagang nakakasabihin natin, pwedeng na imamanipulate ka or pwedeng yung energy mo na sabihin natin nakaka-apekto din. Even na sabihin natin not the, to the point na puppet or ginagawa kang puppet, nandun din yung ginagawa kang tao-tauhan. Pero my loves, pwede din na yung energy mo is masyadong nakokontrol ng emotion mo towards these people. Na halimbawa, anger. So, parang nadadala ka na lang lagi ng anger. But my loves, dito oh, there is a commune. And I also hear and feel na napaka-positibo nito, my loves. Doon sa journey na patutunguhan mo, dito, yung papupuntahan mo, my loves, once to you let go these people or this situation, ang ganda, my loves, oh. And I also hear na yung soul tribe mo, may mga paparating na tao, totoong tao, na talaga maiintindihan ka. Maiintindihan ka, same kayo ng vision. Dito, my loves, oh. And i-encourage ka pa dyan sa gusto mong gawin, sa gusto mong i-create. Alam mo yon, kasi ito, malinaw na malinaw, hindi nababalik yung mga taong to. Kung friendship man yan, relationship, family, hindi na sila babalik doon sa ina-expect mo na ideal na dapat maging sila. Hindi na, my loves. You are destined for these people. Yung kung saan mas totoo sa'yo, mas loyal sa'yo, and they encourage ka sa bagay or sa bagay na gusto mong gawin at sa kagustuhan mong mangyari for yourself. Okay. Right now, you're in shadow work. Sabihin natin na you have to acknowledge it. You have to handle it peacefully. And so also, yung reading, makakatulong, my love, sa'yo yun. Magbasa ka pa ng marami. Mag-create ka. Use your hands. And also, ayan na naman, meditate, my loves. Itong hurricane na to, I feel na na ito is, sabihin natin, nasa emotion state mo. Yung hurricane na yan, parang binabagyo yung emotion mo right now. And other people are the main cause of that hurricane. Pero my loves, look, sa meditation, prayers, peace of mind, nakikita ko, my loves, na bigyan mo ng katahimikan yung isipan mo. Even manifestations, iyalis mo muna. You have to state or sabihin natin, iset mo yung mind mo into blank state. Meditation bring answers. Once na blank na siya, blank siya, yung parang pure white na lang ang nasa isipan mo, dun papasok yung mga message sa'yo. Yung mga understanding and wisdom na bakit nakakaya kang ganituhin ng mga taong to. Bakit ganun sila? Bakit ikaw yung napili nilang maging prey or maging, sabihin, biktima? Dito, my loves, obviously na talagang pinupuno ka yung emotion mo ng mga ng galit, ng lungkot, and even the discouragement because of their energy, my loves. Kumbaga, na-control ka ng mga taong to. Yung, alam mo yung confident mo nandun eh, biglang bumagsak na naman itong mga nakaraang araw. Bigla ka na naman nag-self-pity, bigla ka na naman bumalik sa dati. Pero, my loves, this message is one of the reminders na nanggaling ka na dyan at kayang-kaya mo na yung i-handle. Okay? Nanggaling ka na dyan at kayang-kaya mo i-handle. So, let's pull our final card for Spirit Guide's advice. Okay, 9-9. Courageous. Diba? Courage, diba? Sabi ko kanina,
encouragement, confidence, my loves. It is time to get to work on the realization, meditation, di ba? Of your soul's mission in life. You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill, unless your true power, my loves, with a 9-9 card. Look, my loves, pinapaalala sa'yo ni spirits, ano ba yung purpose mo? Yung purpose mo na yan, walang maitutulong yung mga taong to. Dahil sila, hindi natin sila ina-underestimate, pero sila yung nasa state na kung saan hindi pa nila kayang mag-isa kagaya nito. Nasa, kung sila ang nasa katayuan mo, hindi nila kayang i-handle. Na sabihin natin, nandun sila sa safe zone nila na kung saan conformist sila. Kung nasaan ang marami, ganun, nakikigaya sila, wala silang paninindigan sa kanilang purpose. Pero ikaw, minsan ka nang nagising dito, alam mo na kung ano yung mission mo eh. Ngayon ka pa ba magpapadala sa mga taong to? Eh, praktisado ka na dito, look. Praktisado ka na eh. Kahit na napaka-blurred ng pathways mo, alam mo kung ano yung mission na yon, my loves. So, that's all for this reading, my dear empaths, my dear collectives. And see you in my next one.